Marina, kaya hindi ako makaupo. Parang doon na lang ako sa likod. Ano, sobrang excited. Kasi, well, right now, kaya wala dito si Direk Jun, wala rin si Meme Vice. Kasi we're actually filming already. Kasi nga, it's a long production. Medyo marami siyang shooting days. Kaya, sabi namin, sige, tuloy-tuloy lang tayo. Kapag submit, bahala na. Basta gusto natin yung script, gusto natin yung material, go tayo, produce tayo. So, mamaya, dalawa ko sa set. So, hopefully, madala ko yung ano. Direk, ano ulit yung title nito? And the breadwinner is? Sino ang mga bida? Vice Ganda, Eugene Domingo, Gina Pareño, Jong Hilario, Maris Rafal, Anthony Jennings, Kokoy De Santos, Gladys Reyes. Direk, kayo wala nalaman na kasama kayo or may nagmahatid na sinyo? Alam mo, hindi, ang dami nagsasabi dahil si Meme Vice, di ba, pagbabalik, so parang, no, sure yan, sabi ko, yung lang sure sa buhay na to, kung di natin alam, at saka depende sa decision ng selection committee. So, dumating ako dito, parang, hindi ko talaga alam kung ano mangyayari. And I think, wala yata may alam this time, walang sure na may alam. Direk, kasi pa lang na may box office, what are your expectations? Well, we expect people will like it. Ayun lang siguro. Kasi talaga nangangaryo lahat. From Direk Jun, our director, from Carlo Mendoza, award-winning cinematographer, to Ben Valentino, award-winning editor, our production designer, Jay Lucunana, lahat nangangaryo. Even si Meme Vice, even with the look of Meme Vice, kinaryo talaga nila. Ay, okay. Ito about 30 plus days na mong shooting day? Yes. Hindi, a star cinema at saka meron pang shoot abroad. May shoot abroad. Saan nga? Hindi naman yata secret. It's a Taiwan. Kasi ito naman ang bibigay kay Meme Vice na best actor or best actress. Ako modelo, wala si Direk Jun kasi Meme Vice dito. Siyempre wish namin para sa kanila. Kasi parang Paolo, di ba? Oh, sana. Kasi nakita ko rin talaga how si Meme is preparing for this. She's really parang diving into the role at parang gusto talaga niyang gumawa ng hindi pa niya nagagawa before. Pero at the same time, ang maganda sa collaboration, last time magkakasama lang kami. Parang ang dalas mag-meet ni Direk Jun at saka ni Meme to talk about yung both yung dramatic at saka yung comedic parts ng film. As in talagang kinakaryot. Paulit-ulit nag-meeting. Magta-drama siya dito. Kasi ano eh, totoong character eh. Saka dahil breadwinner, you heard the story. Hindi, ano mo naman si Direk Jun, grounded in, di ba, grounded yung character. So, importante sa kanilang dalawa, nabuo yung character. No. Comedy siya. Comedy siya. Pero parang ano? Next drama eh. Parang hindi, kasi pag si, alam mo naman si Direk Jun eh, kahit naman ang team mo, seryoso, comedy, kaya niyang i-atake ng comedy. Pero dito, comedy ito, ang classification niya. Comedy siya. Okay. Comedy siya. I mean, pag pinanood mo, ang ano lang talaga, siguro, maninibago lang ang tao dahil yung sitwasyon ng OFW na bumalik, diba, tapos may ano, is very real. Pero yung comedic situation, which is nasabi naman, diba, napagkama lang namatay na, yun yung comedic group. Pinipretend siyang patay. Oo, yeah. Kailangan niya magpretend na patay na siya. Yung point, pinakausap ko natin, Mike, na eto na nga, officially hindi pa, kayo una nakausap ko. Okay. So, pero meron siyang kahit paano, inkling na... Hindi, alam ko nanonood sila ng live. Sa set. Kasi okay. Katext ko si Jun kanina eh. Ah, nag-shooting sila ngayon? Oo, magkakasama sila. Doon sa may sampalong. Kaya pupunta ako doon. Direk, nabanggit ko kanina yung preparation ni Meme Vice. Can you share anong preparation yung ginagawa ni Meme Vice? Hindi ko ma-share lahat eh. Kasi ayoko ma-preempt siya sa pag-announce niya. Basta definitely, this has been something that we've been working on. Ano po ba? Parang February, January pa, nag-uusap na about a story like this. Kailan yun yung lumabas ng kakatrabaho sila ulit? Yun. And, around that time. Yeah, thank you, Direk. And any reaction po na this pagbabalik ni Meme Vice sa Metro Manila Film Fest and makakasabay niya nga uli si Boss Vic with Piolo. Ah, well, interesting nga eh. Interesting kasi parang iba rin yung material ng ni Bossing at saka ni Piolo. Fantasy. So parang, I think it's interesting kasi you got the familiar faces in new genres or new situations with working with new collaborators, di ba? Parang bago. Pero familiar. Significance ng Taiwan sa kwento.
OFW kasi siya eh. So, kailangan talaga manggaling sa kwento ng OFW galing sa ibang bansa. Direct mo pressure ba tayo? Kasi parang ang dating talaga sa amin. Anong una namin nalaman na you will be directing Vice Ganda and all? Ang dating, or direct June. Parang nandun yung expectation, nandun yung desire ni Vice in a way to be na Well, hindi naman. Actually, ever since, kahit anong project naman now, thankful naman kami kay Lord na sunod-sunod yung mga projects, mula Bakaw pa lang, mula Barber's Tales, malagi na nalang-award si AJ, sa likod ng bal. So, hata movie namin, para may pressure na gano'n, nanaroon naman namin sa lead na stars, diba? Na sana manalo ng award kasi ito direct June. Si June naman, parang sana hindi nila yun. Patok sa akin po kasi I will do my best. But we will do our best, di ba? Kasi I think the preparation that Vice is doing, yung collaboration that they have as director and actor, parang nasa tamang, nasa tamang direction siya. Kasi parang nakita ko na to sa kung paano nag-collaborate si direction with Ito Eddie, with Uge, di ba? With Paolo, ganyan eh. So I'm just happy na nag-gel sila together. It's grand kasi it's 50th and you're part of it. Well, yes. Siyempre, nakaka-excite kasi sa landmark year ng MMFF. Pero as far as you're concerned, basta magandang pelikula. Sa gagawa ng magandang pelikula. Direction din ang aking device niya. Ah, oo nga. Ano? Kasi family story siya eh. So, hindi yun ang ano. Wala siyang love interest. Wala. Pwede ko sabihin. Baka di ko pwede sabihin. You have to go there. Thank you, Derek. Congrats. Thank you. Request MMFF Exacom to join on stage.